Nilikha niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibo, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakamali at pagkakasala. At humingi po tayo ng kapatawaran mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ginawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami taguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, kung kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga gayong bagay. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan,
katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adika ay pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahon at laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangin ay umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa puon ay sa liwanag hahantong. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerbabuena, ng ruda at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaligtaan ninyo ang katarungan at pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan.
sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, Guru, sa sinabi mong iyan, pati kami kinukutya mo. At sinagot siya ni Jesus, Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, ang buhay po natin ay laging nakaugnay sa Diyos. Kaya nga ang mithiin sa atin ng Diyos na ang buhay natin ay maging maganda, maging maginhawa, at maging masaya. Naniniwala po ba kayo na kailanman ang Diyos walang ninais na masama para sa iyo? Alam po natin iyon, mga kapatid. Kaya nga tayo ay nilikha ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin, tayo ay iniligtas ng kanyang anak na si Jesus dahil sa pagmamahal niya para sa atin. Sa madaling salita, mga kapatid, ang mithiin ng Diyos para sa bawat isa sa atin, mabuti at maganda. Pero aminin din natin, mga kapatid, kung ganoon ang mithiin ng Diyos sa ating pag-uugnayan o sa kanyang pakikipag-ugnayan sa atin at sa ating pakikipag-ugnayan sa kanya, may mga pagkakataon na nasisira ang ugnayan na ito. At ano po ang nagpapasira sa ugnayan natin sa Diyos? Una, ang ating pagkalimot sa Diyos. Pangalawa, ay ang ating pagkakasala sa Diyos. Kung ang mithiin ng Diyos ay kung anong nararapat at maganda para sa atin, minsan hindi natin napapansin ito sa mga oras na nakakalimutan natin ng Diyos sa ating buhay. Minsan hindi natin napapansin ang mga bagay na ito sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala. Tandaan natin, sa mga oras na tayo ay nagkakasala, tumatalikod tayo sa Diyos. Sa mga oras na tayo ay nagkakasala, tinatanggihan natin ang Diyos sa buhay natin. Sa mga oras na tayo ay nagkakasala, nasisira ang ugnayan natin sa Diyos. Pero hindi matitinag ng kahit anong pagkakasala ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, wagas. Ang pag-ibig ng Diyos, tunay na sumasa atin. Kaya nga kung mapapansin po natin doon sa ating ebanghelyong napakinggan, tila si Jesus, tinutuligsan niya ang mga Pariseo. Dahil sa lahat naman ng mga bagay na ginawa ng Panginoon, tinutuligsari naman siya ng mga Pariseo at mga Eskriba. Pero anong klaseng pagtutuligsa ang ginagawa ng mga Pariseo at mga Eskriba? Naghahanap sila ng mali sa Panginoon. Naghahanap sila ng pwedeng maibintang sa Panginoon. Pero ano yung ginagawang pagtutuligsa ng Panginoon sa mga Pariseo at mga Eskriba? Gusto niyang maitama ang kanilang maling gawa dahil para sa Diyos, mahal niya ang bawat isa. Para sa Diyos, mahal niya ang lahat ng nilikha ng Diyos. At kung mahal niya ang bawat isang nilikha ng Diyos, dapat sila ay maglakbay
sa tamang landas, sa tamang paroroonin. At ano pong binibigyang pansin nito, mga kapatid? Yung pagtutuligsa ng Panginoon, ginagawa niya iyon dahil gusto niyang itama ang pagkakamali. Yung ginagawang pagtutuligsa ng Panginoon, ginagawa niya iyon dahil sa kanyang pagmamahal para sa atin. Sa madaling salita, mga kapatid, minsan sa buhay natin, hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno na itama ang mga mali nating pananaw. Hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno na itama ang mali nating pag-uugali. Hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno na itama yung mga pagkakasala na ating ginagawa. Bakit tayo tinatama ng Panginoon? Dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Di ba po ang mga magulang? Paano ba tinatama ng mga magulang ang kanilang mga anak? Minsan po may lumapit sa akin. Sabi sa akin ng isang anak, alam niyo, Father, masama po ang loob ko sa magulang ko. Sabi ko, bakit naman masama ang loob mo sa magulang mo? Kasi po, Father, lagi akong itinatama ng magulang ko. Father, alam niyo po, lagi akong sinasaway ng mga magulang ko. Lagi akong pinagbibilina ng magulang ko. At alam niyo po kung ano ang sabi ko sa kanya? Maswerte ka pa nga. Dahil may magulang kang magtatama sa iyo kapag nagkakamali ka. Maswerte ka pa nga dahil may sumusuway sa iyo sa mga pagkakataon na kakalimot ka. Dahil oras na pinabayaan ka na lang ng magulang mo at hindi ka na itinama, para niya na rin sinabing hindi ka niya na mahal. Kaya mga kapatid, ang pagtatama ng Panginoon sa Ebanghelyo ay maaaring paalala din para sa atin na ang lahat ng hinangad ng Diyos para sa atin, mabuti at maganda. At kung mabuti at maganda ang hinangad ng Diyos para sa atin, nandiyan ang Diyos upang itama ang ating maling pag-uugali, upang itama ang ating mga pagkakasala sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, hayaan mo ang mahal na pong Jesus Nazareno na itama ka sa mga pagkakataong ika'y nagkakamali. Pagsabihan ka o paalalahanan ka sa mga pagkakataong ika'y nakakalimot at dalin ka sa tamang landas sa mga pagkakataong ikaw ay naliligaw. Dahil walang hinangad ng Diyos para sa ating lahat na masama. Dahil tandaan po natin, mga kapatid, ang lahat ng hinangad ng Diyos, ang lahat ng hinangad ng mahal na pong Jesus Nazareno para sa inyo, para sa ating lahat, mabuti at maganda. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagsama-sama tayo bilang bayan ng Diyos. May pananalig nating dalhin sa harap ng Ama ang ating pangangailangan, umaasang pakikinggan niya ang ating mga kailangan. Ang ating panalangin, Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang itinitibok nito. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging makatotohanan sa kanilang pagsusumikap
na makapagbigay ng paglilingkod at programa para sa mga mahihirap at naghihikahos. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may patrabaho at mga manggagawa, naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng suporta at kasiguruhan mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng aming mga puso, pakinggan mo ang mga itinitibok nito. Ama naming nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo ng may kabutihang loob at katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Itong tinapay at alak na mula sa'yo muling ihahain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pagsitayin na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti namin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap. Ang iyong sariling sa Diyos mo ilagak, pagnagtiwalay tutulungan kang ganap ang kabutihan mo ay magdiniwana katulad ng araw kung panghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gabi at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos panatag ka, maging matiyaga, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sina. Umasa ka sa Diyos
ang mabuti gawin at manahan kang ikas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati panamin.